Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City. Narito na ang mga pinakamahalagang balita sa oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Hinikayat ni infectious disease expert Dr. Ron Jean Solante ang publiko na magpabakuna na laban sa flu o influenza bago pa man dumating ang peak months nito. Sa laging handa public briefing, inihayag ni Dr. Solante na nagsisimula na rin ang kanilang kampanya ukol dito, lalo't bahagyang pumapalo ang kaso ng trangkaso sa mga buwan ng Hulyo, Agosto at Setyembre na panahon ng tag-ulan. Paliwanag pa ni Solante, mapanganib ang clinical presentation ng influenza virus at madaling kumapit sa mga may trangkaso ang COVID-19. Pinayuhan rin ng eksperto ang publiko na panatilihin pa rin ang pagsusuot ng face mask at pagtalima sa mga safety health protocols, gayon din ang pagpapalakas ng katawan at resistensya. Sinibak sa pwesto si Assistant Regional Director Vic Lorenzo, hepe ng Cybercrime Investigation and Assessment Center ng National Bureau of Investigation o NBI, kasabay ang imbestigasyon sa alegasyon ng maanomalyang operasyon. Iniutos ni NBI Officer in Charge Eric Distor ang pagtanggal kay Lorenzo at sa ilang tauhan nito na nag-iimbestiga sa issue ng security breach sa sistema ng automated election service provider na Smartmatic. Inaresto kamakailan sa isang raid ang isang empleyado ng Smartmatic dahil sa alegasyon ng pagnanakaw ng laptop at pagkakalat ng internal operational materials sa grupo ng hackers upang i-blackmail ang kumpanya. Aprobado ni Justice Secretary Menardo Guevara ang pagsibak kay Lorenzo na nagsabing nasa standard operating procedure ito. Hindi na nagbigay ng iba pang detalye ang NBI ukol dito, ngunit sinabing nagkaroon ng anomalya sangkot ang Cybercrime Division. Sumuko sa 7th Infantry Division ng Philippine Army sa Barangay Amtuagan, Tubo Abra, ang dating courier ng Communist Party of the Philippines, New People's Army o CPP-NPA. Kinilala ni 7th Infantry Division Commander Major General Andrew Costello ang sumukong dating miyembro ng makakaliwang grupo na si alias Tirso kasabay ng pag-surrender nito ng kanyang mga armas. Paglalahad pa ni Costello taong 1983 nang ma-recruit si alias Tirso ng NPA at naglingkod bilang tagapaghatid ng pagkain, sulat at medical supplies at ibinibigay sa sangay unit propaganda na pinamumunuan ni na alias Diz at alias Wally. Siniguro naman ni Costello na hindi sila hihinto sa paghikayat sa mga miyembro ng teroristang grupo na sumuko at magbalik loob na sa pamahalaan gayon din ang pagpapaigting ng kanilang operasyon sa pagsawata sa Communist Terrorist Group. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.